Magandang araw, naritong muli ang inyong guro sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Pansinin ang mga larawan na nasa pisara. Marahil kayo ay pamilyar na sa mga lugar na ito. Pumupunta tayo rito ng may kani-kanyang layunin o pakay. Sino-sino kaya ang ating mga kasama kapag pumupunta tayo sa mga lugar na ito? Ano naman kaya ang mga angkop na kasuotan sa mga nasabing lugar? At ano ang magiging daloy o tono ng ating mga pananalita? Upang higit nating maunawaan ang mga katanungan, ay tumungo na tayo sa paksang ating tatalakayin. Mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon batay kay Del Himes. Si Delheim sa isang lingwista at tuturuan niya tayo upang humusay sa pakikipag-usap. Gumamit si Delheim ng modelong speaking bilang acronym. Talakayin na natin ang modelong speaking. S, setting. Ito ay lugar o pook ng pag-uusap o ugnayan ng mga tao. Halimbawa, kung kayo ay nasa simbahan, ano ang mga dapat na pinag-uusapan? Nasaan yung formal ba o di formal? Kasama rin sa setting ang kaangkupan ng pananamit. P. Participants. Ito ay mga kalahok sa pag-uusap o pakikipagtalastasan. Kapag ang iyong kausap ay iyong guro o magulang, marapat lamang na ito ay may paggalang o nasaan yung formal. Kapag naman ang iyong kausap ay yung mga kaibigan o kaklase, madalas naman ito ay casual lamang o di formal. E. Ends. Ito ay ang pakay o layunin ng pag-uusap. Kung nais natin na mapagbigyan ang ating hinihinging pabor, dapat tayo ay malumanay, may paggalang sa ating pananalita. Dapat nararamdaman ng iyong kausap na ikaw ay tapat sa iyong pakay o layunin. A. Act Sequence. Paano ang takbo ng usapan? Sa pakikipag-usap, dapat tayo ay maging sensitibo upang hindi mauwi sa pagtatalo. Dapat marunong din tayong makinig o maghintay ng ating pagkakataon sa pagsasalita. Panatilihin din natin ang maayos at mahinahon na pagtatapos ng isang usapan. K. Kiss. Ito ay tono ng pag-uusap. Ito ba ay formal o di formal? Sa tono ng pag-uusap, dapat nasisense natin o nararamdaman natin. Siya ba ay naglalambing, nagagalit, natatakot, o may pagbabanta sa kanyang tono? Nakadepende rin sa isang sitwasyon ang tonong formal o di formal. I. Instrumentalities. Anong channel ang ginagamit? Pasalita ba o pasulat? Mas mainam na gamiting channel ang pasalita kung ito ay personal. Sa pasalita, mas nararamdaman o naipapahayag ang tunay na emosyon. N.
Norms. Ano ang paksa ng usapan? Ano ang umiiral na panuntunan sa pagtatalakay sa nasabing paksa? Ang norms ay kultura. Huwag basta-bastang makikisali sa isang usapan nang hindi alam ang paksang pinag-uusapan. Maging maingat sa paglalahad ng mga sensitibong paksa. Mas mainam kung ito ay pinag-aaralan muna. May mga paksa rin na eksklusibo lamang para sa mga babae, panlalaki, pambata at pangmatanda. G. Genre. Ano ang diskursong ginagamit? Nagsasalaysay ba? Nangangatwiran o nakikipagtalo? Ano ang espesipikong sitwasyong ginamit? Mahalaga na kahit na sa anong uri mang diskurso ay merong paggalang. Kung ang modelong speaking ni Dalhaimes ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na sitwasyon, ay magiging maayos ang ating pakikipagkomunikasyon. Maaring maiwasan natin ang mga di kanais-nais na mga pangyayari. Maraming salamat po at sa mga manunood, maaari po kayong mag-comment o magtanong tungkol sa paksang ito.